Welcome back mga bro, at nandito na naman tayo sa ating panibagong episode ng Online Music Clinic. Mayroon na naman tayong panibagong tanong mula sa ating kaibigang si Axel. Ang tanong niya ay, paano ba gamitin ang scale sa guitar solo? At andito ako ngayon para ituro sa inyo yan, anong scale ang gagamitin? Yan ang mga tanong nila at kung paano gagamitin. So, by the way, sa ibang bago lang ako nakita, ako nga pala si Robert Contreras, si Kuya Robert Contreras. At andito ako sa inyo para ituro o sagutin ang mga katanungan nyo tungkol sa music o paggigitara. Pero bago yan, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell, mag-like, at syempre, i-comment ang inyong mga katanungan. So, andito na tayo at sagutin natin ano nga ba yung tanong ni Axel. Ang tanong niya, ang sabi niya dito, "Hello Kuya Robcon, follower niyo po ako sa YouTube. Marunong na po ako ng mag-gitara chords," sabi niya. "Ang tanong ko po sana, paano ba yung gamitin yung scale? At paano po may apply kapag magsosolo na po? Sana po mapansin nyo. Salamat po." Yan ang tanong ni Axel. So, Axel, kung nanood ka nung ating unang lesson about sa C major scale at diatonic chords, kung ano yung mga nabubuo niya mga chords doon, yun ang gagamitin natin at gagawin ko example para magtuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Hindi na kayo mahirapan kapag pre-practice mo yun. So, ano nga ba yung mga nabuong chords doon? Bali, C, A minor, D minor, G, tapos, di ba bumalik ulit tayo sa C, C7, tapos F, tapos G, di ba? Tapos may pina-assignment ako doon na E minor, at B minor 7 flat 5, yung dulong chord. So, isa-isahin ko yung pagkakasunod-sunod talaga niya. So, at ipapaliwanag ko kung bakit yan mga chords na yan ang napili natin. So, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor 7 flat 5. So, pito lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Ganito yon Axel. Na ipaliwanag ko doon na ang mga chords na yan ay tinatawag na diatonic chords o family chords. Nanggaling lang yan sa iisang scale, ang C major scale. In short, dahil galing siya sa C major scale, galing siya sa scale na yon, dalawang klase ang approach. Kung gagamitin mo yung scale, dalawang approach niyan, isang diatonic approach na tinatawag at parallel approach. Hindi muna natin tatalakayin yung parallel approach. Pero ang diatonic approach, ang ibig sabihin niyan, kung saan nanggaling na scale yung mga chords na yon, yun ang gagamitin nating scale kung yung nabuong mga chords na yan ang gamit sa tugtog. Halimbawa, ang ibig sabihin, nanguha lang yung nag-practice dyan ng chords dyan. Kasi pwede kang manguha ng chords sa mga pitong chords na yon. So, pwede kang manguha ng C, D minor, G, at C. So, halimbawa, ito yung chords mo, D minor din ito, G rin yan, C. So, namili lang ako ng tatlo doon sa pitong chords na nabuo sa C major scale. So, kung yung tatlong chords na yun ay galing sa C major scale, pwede kong gamitin yung C major scale na pang-guitar solo doon. Though maraming approach dyan, isa lang yung scales na pwede mong gamitin. So, paano gagamitin ngayon? Ito ngayon yung sagot dyan. Ang una mong gagawin para magamit mo yung C major scale, kung pre-practice mo yung C major scale at alam mo na, ito yung paggamit niyan. Mamimili ka lang sa una, para hindi ka mahirapan, mamili ka lang ng mga notes or sets of strings. Halimbawa, pinili natin tong first string, yan, at second string.
Yan. So, ipapakita ko sa iyo yung C major scale. Hindi ko alam kung alam mo na talaga. Pero, siguro, ipakita ko lang kung ano yung C major scale. So, dito, kung magsisimula tayo sa C, ito ang C major scale. Yan. So, nagsimula ako doon. 3rd fret, 5th string. 5th fret, 5th string. 2nd fret, 4th string. 3rd fret, 4th string. 5th fret, 4th string. Ayan. 2nd fret, 3rd string. 4th fret, 3rd string. 3rd fret. Ayan, ito na yung octave niya. Ibig sabihin, balik ulit tayo sa C. 5th fret, 3rd string. So, iakyat pa natin. Dito, 3rd fret, 2nd string. 5th fret, 2nd string. 6th fret, 2nd string. 3rd fret, 1st string. 5th fret, 1st string. At yung huli dito sa papraktis natin ay yung 7th fret, 1st string. Yan. So, isa-isahin ko ha. Yan. So, dito si kasi ito, kaya dito ako nagsimula. Pero pwede nating ibalik. So, pabalik. Parang do, ti, la, so, fa. Ganon. So, C, 3rd fret, 5th string, 2nd fret, 5th string, 5th fret, 6th string, 3rd fret, 6th string, at sa ito, 1st fret, 6th string. So, kung bubuin natin yan, ito kasi yung C, ito yung root. Kaya dito ako nagsimula. Pero kung galing ka dito, pwede rin. Pwede mong gamitin yan. 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 So, yun na. Ngayon, pwede mong practicein yun ng up and down. Pero hindi ko gaanong nire-recommend yon. Gusto ko lang makita mo yung pagkakasunod-sunod niya. Pwede naman, walang mali doon. Pero para magamit mo siya talaga, kasi pag puro up and down lang yung gagawin mo, puro parang ganun lang din ang gagawin mo sa pag-gitar solo. So gusto kitang bigyan ng idea kung paano talaga gagamitin. So, alam natin na ngayon na itong, mamili ka lang ng dalawang strings o isang set ng string. Ibig sabihin, dalawa siya. Halimbawa, itong sa yan. Yan kasama yan sa scale natin. Yan. Mamili ka lang yan. Pag napili mo na yan, pwede mo nang pakantahin. Mag-isip ka ng parang kanta o kahit pa isa-isa muna habang tumutugtog, dalawa, at i-apply mo siya. So, sa backing track, ganon. Kukuha tayo ng akorde. Magbibigay ako ng example. Gumawa ako kanina nung eto, huwag kang malilito, pero galing siya sa D minor, G, at C. Ganon din yan. So, medyo naglagay lang ako ng parang decoration or embellishment. Kumbaga yung binago ko lang ng konti pero yun pa rin ang function nun. So, ganun pa rin ang dating. So, pakinggan mo to, gagamit ako ng dalawa-dalawang strings. Pag sanay na ako dyan, lipat naman ako dito sa set of string na to. Pag sanay na ako, lipat naman ako dito. So, lipat na naman dyan, lipat na naman dito. Yan. Ayan na.
Oh, itong dalawang string. Yan ang gagamitin natin, ha. Yan. Mamili ka lang diyan, gagawa ka ng parang. Yan. Dati sa isa lang. Yan. Yan, para ka lang nag-iisip ng kanta. Dalawang string na siya. Ginawa ko yung hammer pull off, yan, pull off, nandun din sa isang lesson ko yan kung paano ko ginagawa. Yan, nandun din yan. Ganyan lang, so mamili ka ng, yan, kahit pa isa-isa, basta parang kumakanta ka. So, susubukan kong mag-adlib, ha? Isa-isa lang, para yan. Yan. Para kumakanta siya, di ba? Yan. Di ba? Parang magagamit mo na siya, di ba? Galing sa scale. So, huwag mo siyang gamitin. So, pwede rin naman, pero... Yan. So, since nagamit ko na yung dalawang strings, isang set ng string, yan, yung set na yan, ng strings pala, ito naman ngayon. Yan, ito naman dalawa. Yan, ayan siya. Mamimili lang ako kahit anong tapakan ko dyan, basta parang pakakantayin ko siya. Yan. So medyo practice din ng matagal yan. At pag alam mo na, pagsamahin mo ngayon yung tatlong strings. So. Yan. Yan. Hindi mali ako sa note, ha? So, pagkatapos na naman noon, kunin mo na naman itong dalawang strings. Ito, saka ito. So, fourth string at third string na tayo. So, pagsanay ka na, medyo matagal na practice niya yung kasunod na naman. Oh, pagsanay na ulit, ito naman. Tapos, pwede mo na siyang pagsamahin lahat. Pero matagal na proseso to, ha. Binibilisan ko lang. Pero ganun ang proseso. So, pagsasamahin na natin lahat. From 6th string to 1st string. Yan. Hindi importanteng magkasunod yung dalawa. Pwede kang tumalon. Ganyan. Yan. Yan, ganyan. Pwede. Yan. Pagka
kasunod. Yan. Yan. Ngayon, pag alam mo na yan, pwede mo nang pag-aralan yung C major scale dito. Dito. Dito, ganon. Maraming pwesto yan. Buong fretboard. So, tatry kong buong fretboard ha, para makuha mo kung paano talaga yung ginagamit yung scale. Pero, gagaw pa tayo ng isang, ituloy natin yung backing track. Yan. Bubuin natin yung buong hanggang dito. Major scale lang itong ginagawa ko. Yan. Ngayon, randomize lang yung ginagawa ko. C major scale yan. Namimili lang ako ng mga notes doon, tapos nilalagyan ko siya ng parang melody. Yun lang yung ginagawa ko. So, yan, nilalagyan ko lang yung melody ng pang, halimbawa, pang. It doesn't matter kung nakatono yung, ano, yung aksento ang kailangan mo makuha. So, di ba? Ganon. So, lalagyan ko siya na accent dito ha, sa buong fretboard na